Magandang balita, may biyahe na sa Metro Manila papuntang Tuguegarao araw-araw. Tamang-tama sa nalalapit na holidays. Magandang araw sa iyo, kakomute. Nag-post ang GV Florida Transport noong November 26 na may biyahe na raw sila araw-araw simula December 1 sa kanilang terminal sa Maynila papuntang Tuguegarao, at nagpunta ako doon same day para magtanong tungkol sa iba't ibang detalye na wala sa kanilang post. Pero bukod sa usual na details na RT-PCR, yung ruta, schedule, terminal, pamasahe, contact details at requirements, hinalukay ko yung more than 2,000 comments sa post nila at nilista ko yung frequently asked questions. So stay tuned para sa mga detalye! Shoutout muna tayo kay Clyde Santiago. Tungkol sa pagtanong kung pwede na bang pets sa mga biyahe-biyahe. So dahil dyan, isasama ko na yung tanong na yan tungkol sa mga pets every time bibisita tayo sa terminal. Salamat Clyde sa panonood. Bukod sa kanilang bagong biyahe papuntang Tuguegarao, matagal nang may biyahe ang Florida Transport papuntang Lawag, Ilocos Norte. At kasama ang detalye ng biyahe na yan dito sa video na ito. Si Renz po. Nagvo-vlog kasi ako ng mga biyahe-biyahe sa terminal. Nag-post naman po kayo ng mga information sa Facebook post niyo. Sa Facebook page niyo. May kisuyo po ako ng mga information. Tapos mga frequently asked questions po. Sige, sa Lawag muna po tayo. Naka-post naman po siya na 10 p.m. yung galing Manila. It's 9. 9 na? Oo. 9 p.m. Pag galing po sa Lawag, papuntang Manila. Yun yata ang yung from Lawag to Manila. I think 8 o'clock sila pumupunta, bumabiyahe. Tapos, sa Manila to Tuguegarao po, nakalagay 8 p.m. simula mamayang gabi. Galing na po yun sa Manila. Opo, galing Manila yan. Yung Tuguegarao to Manila po kahapon, kagabi. Hindi pa sila bibiyahe. Mamayang gabi pa lang. So, sabay po sila? Sabay, oo. Kasi normally, yung mga iba pong bus company, nanggagaling sa probinsya, tapos the previous day, tapos yung Manila, papunta ngayong gabi. Ganun. Hindi. Sabay po kayo? Sabay. Palitan po. Salitan. Salitan. Anong oras po yung Tuguegarao to Manila? 8 p.m. din? Wala pa kasing na ano sa amin kung ano. Wala pang advice? Oo. I think mga 8 siguro din or mas earlier. 8 or earlier. So guys, ang terminal ng Florida Transport ay nasa Sampaloc, Maynila. Sa ngayon, ito pa lang ang kanilang terminal na operational. Kapag manggagaling ka ng south ng Manila, may sakayan sa PTEX Gate 9 ng bus papuntang Quezon Avenue na dumadaan ng Espanya. Sabihin mo sa bus, bababa ka sa Lacson Avenue, lakad ka lang ng mga 100 metro, as makikita mo na ang terminal ng Florida Transport. So yung mga taga North of Manila naman, may bus na nanggagaling ng Quezon Avenue papunta ng PITX na dumadaan ng Espanya, magpababa ka rin ng Lacson Avenue. Ano po yung terminal sa Lawag? Sa Florida terminal ng Lawag o common terminal ito? Hindi, terminal talaga sa Lawag. Terminal po ng Florida? Oo. Okay. Tapos sa Tuguegarao po, ganun Disney, din? Oo. Private din? Terminal ng Florida. Usapang pamasahe naman. Tapos, pamasahe po ng Manila to Lawag, ma'am. Di ko kasi siya nakita sa online. Di siya nakapost. Manila to Lawag. Kasi binase namin according to LTFRB pattern. Okay po. Doon kami nag-base. Kinuha lang namin na more or less 1,111 kami. Ano ba yung sabihin? Manila to Lawag, ang pamasahe is 1,111. Yun ang actual namin. Pag sa Tuguegarao, ma'am, ay? Manila to Tuguegarao is 1,150. Okay. 1,150. Ang GV Florida Transport ay makokontak mo sa kanilang number sa Sampaloc na 0945-226-7310 at 0928-987-5990, 0915-959-2048 at 0969-301-488 naman
ang number sa kanilang terminal sa Tokigarap. 0917-277-2722 at 0917-324-9384 naman ang kanilang number sa terminal sa Lawag, Ilocos Norte. Alam naman natin na panay-busy yung phone numbers na binigay nila kasi nga napakaraming tumatawag at napakaraming nag-i-inquire. So, kung paano at saan magpapabook, isinama ko yan sa frequently asked questions kasi medyo mahaba yung detalye, so keep watching. Ang requirements naman, panoorin natin to. Ma'am, yung Manila to Tuguegarao rin na requirements meron din, so wala nang problema. Meron, ito pong ano po, Ilocos Norte, yun Lawag. Ano pong requirements? Medyo hectic. Okay po. Sometimes in other towns, kailangan lang nila ng barangay acceptance. Ah, okay. So, depende po ito sa LGU. LGU. Okay, okay. Depende so, sa depende LGU. Sa LGU. Tapos, ano po yung normally na hinihingi? Ano na lang po natin? Acceptance. Okay, barangay acceptance. At saka vaccination card as of now. Acceptance letter, tapos vaccination card. Vaccination. Ma'am, pag hindi po siya vaccinated, ano po yung normally hinihingi? Antigen. Negative antigen. Okay. Negative antigen. Ano pa po? May S-pass po ba mga ganun-ganun? Kasi hindi naman. Meron. Rine-require talaga yan. Ah, okay. Require po yan. Dito po sa... may S-pass din po ito. Sige po. Thank you. Ma'am, sa FAQ naman tayo. Ito ay nababasa ko sa mga comments na hindi na sasagot na Jimmy Florida. Sa una po ay, saan ang pinakamalapit na antigen testing center? Kasi kailangan pagka kasi dito total meron naman kaming doktor. Okay. Kaya siya na po yung nag-assist sa akin. May nabasa po ako to. Mayroong negative antigen. So meron po dito sa terminal mismo. Okay. Doon sa ano, ay, sa kabila po. Okay. Meron sa terminal, meron sa Sampaloc. Opo. Terminal. Ano tawag dito? Sa kabilang ano lang, sa kabilang side lang. Ano lang, kasi mas maluwang kasi diyan sa terminal namin isa. Anong oras po? Halimbawa 8 p.m. po yung ano niyo no, sa Tuguegarao. Anong oras po dapat ako pumunta para makapag-antigen? Mag-antigen. Pag hindi ako vaccinated. Mas maganda, earlier the better. Anong oras po yung mga tansya? 2 to 3 hours. 3 hours po? Oo. Tapos magkano po kung pwede nyo masabi? Around 1,000 lang naman. Okay, estimate lang ano naman na yan? Po. Ano yan? Estimated. So, yung Manila to Tuguegarao po sa ngayon ay point to point. Tama po ba? Opo. Point to point. So, hindi po siya magbababa sa Isabela. Diretso ano pa ba? Yan. Nueva Vizcaya. Walang stopover. Ah, walang stopover? Wala po. As in kain po? Wala? Yes po. Ah, okay. Walang stopover ngayon. Walang stopover. Para lang ma-make sure na walang bababa, no? Walang... stopover, wala rin walang kain. Kainan. So tagal pa naman ito. Hindi naman, pero pag diretso naman yan, mga nakukuha rin siguro. 10 hours? Baka. 10 hours pa? Yun kailan gusto ko rin pumatanan. 10 hour duration. Yun talaga eh. 10 hours. Ng 10 hour duration it travel. It depends upon the situation sa kalye. Okay po. Tapos, so hindi, yung Manila Ilocos Norte po, P2P rin po ba yan? Oo. Okay. Tapos, pwede po ba ang bata magbiyahe? Parehong Tuguegarao at saka Ilocos Norte? Parehas naman. Pwede po, basta may requirements. Pwede may requirements. Medyo hindi po, kasi wala pa akong anak mo, saka wala pong nagbabiyahe pa sa amin papuntang probinsya na mga bata. Ano po, nagne-negative antigen rin po ba sila? I mean, nag-antigen test din ba sila mga bata? Oo. Okay. Ma'am, pwede po ba ang pets? May nagtanong po kasi dun sa ko. Pwede. Kaso nga lang, istribo. Ano po ibig sabihin? Ah, sa ilalim? Sa ilalim, oo. Kahit na kasi, may container? Opo, kasi hindi naman natin alam yung mga kapwa natin pasahero, allergy, okay. Or whatsoever yung mga... Sabihin naman nila na hindi naaamoy, pero malay natin yung balahibo. Consideration sa iba. Oo, consideration sa iba. So pwede, pero ilalagay sa istribo kahit may container. Oo.
Last na pong nakita ko doon ay pwede po bang mag... So paano po yung booking natin? Kasi marami pong numbers nakalagay doon, no? Kaya lang, syempre, sa dami po ng tumatawag, laging busy daw. Syempre, so sa dami ng tumatawag, mahirap sumingit. At saka, kagaya kanina, nakita nyo naman, hindi pa namin mahawakan, hindi pa kami nakakakain, hindi pa kami, ano, kaya yung labas-pasok ako dahil pinapakain ko yung mga kasama ko. Okay po. Mag-rest ka muna, kain ka muna. Ganon. Kasi palisan, sa dami ng... Palitan ko. Opo, eh, kasi first day niya eh. Saka nagpapag-book. Sa Tugigaro kasi first day. Pero... Ay, sa ano, lawag. Pero ito pong mga naghihintay na to, ba't po sila nandun? Kasi ano pa eh? Pasahero na yan mga yan. 9 PM pa, alas nandito na sila. Alas 2 ng hapon. They are from, ano yan? Cavite. Hassle pala talaga ngayon. Meron Laguna, pang galing Batangas. Laguna, Batangas. Marami. Uuwi lang sila. Grabe po, ang hassle ng ano, hintay. Ang tagal. Alas 9 ang hintay. Kala ko po eh na-weirdoan ako kasi ba't nandito na sila. Normally gabi pa naman yung schedule. Oo, kasi alam na nila yan kasi ayaw kasi pag afternoon na kasi kung malayo ka lalo kang malilim. Agree. Kasi mata-traffic. Traffic. Oh, sige kaya po. Yung mga taga Cavite nandiyan na sila. Yung mga taga galing abroad na ano diretso. Okay. Diretso na sila. Ganyan sila. Kaya pinababayaan lang namin, pasahero sila eh. Apo. Tama naman. Paano po yung booking natin? So, pwede po ba mag-advance booking? As of now, sir, 3 days before departure lang kami. 3 days before? Uh-oh. 3 days before. Pareho pong lawag at? Oo. 3 days before departure. So, siyempre hindi po makakatawag, no? Hindi pwedeng mag-book sa tawag, tama? Hindi. Pumunta na lang sa terminal. Mas magandang personal ka na pupunta rito kasi how about yung mga requirements, yun. Kasi tinitignan namin yan. Kung you are fully vaccinated or not. Kasi binivalidate. Sometimes, may mga nagsasabi na, oh, vaccinated na ako, fully vaccine na ako. Patingin nga yung card mo. Pag sininan mo, kababaksin lang last week. Yung 14 days yan eh. Oo. Magkakaunt pa kami ng 14 days bago namin i-fully vaccinated sila. Okay. Kaya kung wala ka doon sa fully vaccinated sila, mag-antigen na sila. Okay. Yung antigen po ay medyo marami ng information. Kailangan nakuha ngayong araw. Tama po ba? Or may validity naman siyang 3 days ganyan. Ay wala. Kailangan today. Today lang po. Yes. Okay. So 24 hour validity lang no. 24 hours. Negative antigen. Tapos so personal kang pupunta ng terminal. So may bukas po ba yung kubaw niya? Wala pa. Ibig sabihin po, hindi sila pwede magpabook doon. Sa Sampaloc talaga. Sampaloc po. Ah, so marami po kasing tatanong niyo sa kung pwede ba sila magpabook sa Cubao. So hindi po. Hindi pwede. Sa Cubao, hindi pa pwede. Sa Sampaloc lang talaga. Halimbawa po ay, ako ay, so iti-trace ko lang po yung paano na ay magpapabook mo. Or ako, halimbawa. So 3 days before departure, pupunta po ako dito. Para halimbawa, December 1 ngayon. So December 4, aalis po ako. Papuntang Tugigaraw or Ilocos. Yes. Dala-dala ko po yung requirements. Mga requirements. Okay, kung sakaling meron ha. Or, kung mahuhuli yung barangay acceptance mo. Kasi alam naman namin na medyo mahirap yung kukuha ng okay barangay acceptance mo yung provinces. Okay. I-email na lang sa amin. Email. So, one is punta muna ng terminal. Terminal, okay. Punta ng terminal. Partial requirements muna. Okay, partial. Tapos po, pagkakulang pa. Email sa email ad namin. Bibigay niyo naman po yan. Opo, ibibigay naman namin yun. Send the... Ano yun? Ano tawag sa ganun? Yung kulang na requirements. Hindi ko maisip yung English. Kulang na requirements. Via email. Pwede niyo po bang masabi? Sa vlog. Pwede niyo po bang ibigay sa akin? Ha? Ano po? Ano yun? Yung email address po. Hindi. Basta punta na lang sila. Sige po. Okay lang naman. Kasi sometimes baka mamaya pag-email sila. Naku!
Apo, naiintindihan ko, walang problema. So, pagkatapos ko pong, pagkatapos niyang, or pagkatapos kong mabigay yung kulang na requirements via email, ano na pong gagawin ko? Or ano nang matatanggap ko? Confirmation, e-ticket? Ah, hindi. Sa biyahe na, pagbibiyahe na, okay. Pupunta na lang dito, and then i-confirm na lang dito. Araw ng biyahe, pupunta ng terminal, syempre dapat mas maaga, punta ng terminal, tatanungin. Ano, for confirmation. For confirmation. Confirmation ng biyahe. May ano ba ba? May araw ba na naka-cancel yung biyahe? Lalo na nung dati, yung lawag. Kasi limbawa, pupunta po ako dito tapos hindi ako makatawag ng phone nyo dahil busy. Naka-cancel po ba? Wala pa naman ganun. Okay. Syempre, yung sa Baguio lang naman yan mangyayari. Mukhang okay naman na po. Maraming salamat. Kasi yun lang po nakita kong frequently asked questions. Sa COVID. Maraming salamat po. So guys, yan ang update na nakalap natin tungkol sa mga biyahe ng Florida Transport sa Sampaloc. Thank you for watching!